Mga kaibigan, welcome back. Ito una sa lahat, ang pag-uusapan po natin ay tatlong bagay dito sa video ito. Bakit walang lumabas na video ng private workout ang pambato natin? Una, ang pangalawa naman po mga kaibigan, tatlo sa apat na latest na invited na Knicks ay produkto nitong TSF. At sila pala, halos lahat ay magkakakilala na. At ito pa mga kaibigan, ang pangatlo natin, bakit ba kinakabahan o parang nag-aalang ng mga kababayan natin na mapunta ang pambato natin dito sa Knicks? Ipapaliwanag ko rin yan. At dito sa training facility po ng New York Knicks dito sa Tarrytown, New York, ginaganap po ang mga workouts at mga practices nitong Knicks. Kaya malamang dito ginaganap po ang workout ng pambato natin. At ito mga kaibigan, na alam niyo po ba kung bakit walang lumabas ng mga video? Siguro alam na rin naman ng ilan po dito. Pero yung karamihan talaga, marami pa rin po nagtatanong sa akin at nagme-message. Mga kaibigan, ito po private workout po yan. Bali, wala po talaga dapat makalabas yan. At sila lang ang allowed na kumuha talaga ng video at allowed na maglabas ng pwera na lang kung mag-leak. Kasi baka mamaya sa drop, maunahan pa po sila. Nakita niyo naman mga kaibigan, ito ha, yung mga lista ng apat na latest na invited. Ito, para at least kita po ninyo ang pruweba na itong si Darius Days na maaaring makatapat ng pambato natin sa workout dito sa Knicks, eh talagang kilala na rin po talaga niya at nakakasama na dito sa TSF. Ito rin si Jared Raden. Kita niyo naman po yung mga pruweba na sinasabi ko na sila po palang tatlo, lahat sila galing sa TSF, ay magwo-workout dito sa Knicks. Baka sabay-sabay pa po yan mga kaibigan. At eto mga kaibigan, napunta na tayo. Bakit ba nag-aalangan ang mga kababayan natin na mapunta rito ang pambato natin sa New York Knicks? Ito lang ang nakikita kong dahilan base sa mga komento. At ito rin ang para sa akin mga kaibigan. Kinakabahan ng mga kababayan natin dahil dito. Ito yung reactions po ng mga Knicks fans sa pagpick po ng New York Knicks dito kay KP. Eh, alam naman natin na si KP talaga ay naihahalin tulad sa pambato natin. At ito ang reactions talaga. Hindi maganda naging reactions ng mga fans. At yan po siguro malamang para sa akin mga kaibigan, ang nakikita kong dahilan kung bakit nag-aalangan yung mga kababayan natin na mapunta rito ang pambato natin. Para sa akin mga kaibigan, kahit anong mangyari o kung ano pa man, basta madrop ang pambato natin, okay lang sa akin dito sa New York Knicks. Hindi naman mahalaga yun eh, feedback. Kaya mahalaga yung mapunta ka doon at maganda maipakita mo. Kasi tiwala ko sa pambato natin na talaga 1 or 2 years talaga valuable player na yan sa NBA. Pag nahinog yan, I'm sure talaga makikita natin talaga yung husay ng batong to. Eto, gusto ko lamang po sanang batiin mga kaibigan si Nasha Revalo, pati yung first baby niya si Queen Athena, ka-TikTok, Sheldon Game Farm, Elsie Medina, Rolly Sarabia, Sabongero Agta, Mark Amulato, Jeffrey Claro, September, Michael Dariada, Atsil Kiss, Precious Lynn, Peo Peo, White Kelso, Albert MDA Vlog, Pitao TV, Tarukme TV, and then Pogi Run and Rain Run. Thank you so much for watching guys, and God bless.